tatalakayin natin kung ano ang mga nakakaapekto nga ba sa abilidad ng mga kabataan na matuto. At ngayon, makakasama natin si Dr. Mary Jane Jose, a psychologist and head of the De La Salle Araneta University Guidance and Counseling Services Office. Hello po, Doc! Simulan po namin yung question, no? Alam naman po siguro natin yung viral na video nga po tungkol sa Majoha issue, and I'm pretty sure you're well-versed about it, Doc. Saan po ba mayroong pagkukulang, or can we pinpoint kung sino nga po ba yung talagang responsable para sa kakulangan ng kaalaman ng mga kabataan natin ngayon regarding sa kasaysayan ngayong henerasyon? Kasi ang generation ngayon, they are very competitive, no? Siguro na-pressure itong mga batang ito, and they really wanted to answer that fast, oo. So perhaps nagkaroon ng konting mental block on their end. What do you think are the factors na naka-apekto po sa pag-absorb ng isang student o mag-aaral sa mga impormasyon po na itinuturo sa kanya? Number one is poor nutrition. Because of poverty, many students go to school hungry, and this affects their ability of the brain to learn. Mm-hmm. Number two is the learning environment, no? Prior pandemic kasi, in a classroom, there are about 40 to 50 students in a classroom, especially in the public schools, no? The ideal is 20 or 25 to 30 size of classroom. So size of classroom matters also. Kung madaming mga estudyante, so nagsisiksikan sila, ang init noon, di ba? And hindi nadidinig si teacher mabuti, and at the same time, si teacher hindi masyadong nakakapag yung classroom management, no? It's because of too many students. Mm-hmm. Yun. So, yung ibang public schools naman, divider lang ang pagitan ng mga classroom. Yes, so, really, there is no transfer of learning because of the environment is not conducive. Tapos naman, when we shifted to online classes because of the pandemic, so not everyone naman have the access to internet. And our internet naman is not that fast. Most of the students suffer from slow connection. Yung hanging and lagging distorts the focus of the brain in learning. So, eto ngayon, no? One concern ngayon of our society is yung tinatawag nating digital divide. Okay, so eto yung challenge ng educational system natin. This is the gap between those who can use digital technologies and those who can't. So yung mga estudyante natin, so tayo here in the metro, maswerte pa nga tayo because we have access to internet. Yes, minsan erratic, minsan walang connection, not at all, minsan mabagal, diba? But paano na yung ibang mga estudyante who live in the provinces, who have really no access or very poor talaga ang kanilang internet connection. So, ano yung learning na madadala ng mga estudyante ngayon as they go to college and decide to study in urban areas? Right. So, you've mentioned earlier na parang meron mga maraming factors kung bakit hindi na-absorb agad ng isang estudyante yung itinuturo sa kanila. Ano po ba sa tingin nyo yung mga factors naman ngayon kung bakit yung isang estudyante ay hindi niya, kumbaga, natututunan? Is it possibly because of lack of the ways that we determine ano ba yung best suited learning ability ng isang estudyante? I would like to answer it in this manner, ano. Okay, so during my time, okay, we have this NCEE, or the National College Entrance Examination. Okay. So back then, all students are required to take the test before they proceed to higher education or before they proceed to college. So ang purpose nito is to screen graduating high school students if they are eligible to study for college. So if they pass the NC, they can take a four-year course in the college. Tapos if they fail naman, they can take only two-year course. Okay, so
they want to pursue four-year course, they will again retake NC the following year. Okay, so given na inalis na ang NC, okay, so I believe it is the school's responsibility with the help of their guidance counselors to tap each student's potential in helping them become aware of their strengths and weaknesses. So it's the guidance counselor who deliver the guidance program to the studentry, and this guidance program includes academic, personal, social, and emotional, or it addresses all these concerns of the student. Doc, nagbigay nga po ng pahayag si DepEd Undersecretary Sevilla, wherein the curriculum now is focusing more on critical thinking over memorization. So ano po kaya ang opinion nyo regarding this, Doc? Okay, so one cannot separate the two, no? These are both important in the learning process. So critical thinking is a learning skill, while memorization is not a learning skill. It is already built in to our brains. Mm-hmm. So memorization is the cornerstone of critical thinking. Okay, critical thinking or learning does not only help students learn information, but to truly understand and get intimate of the topic, intimate knowledge of the topic or content. Sayang nga wala na yung mga educational trips natin ngayon o mga field trips natin. Okay? Mm-hmm. Where students are able to be at the specific sites that they have read. Like say for example, going to the Neta, mm-hmm. where they have read in their history books the place where Rizal died. Okay, so or going to his house in Calamba, Laguna. Okay, being able to see his place of birth and the very place he grew up makes students more interested and get intimate with our national hero. Now naman, memorization is the cornerstone of critical thinking. As what Dr. Wilhelm Clem, he's a senior professor of neuroscience of Texas A&M University, where he pointed out that we think and solve problems with what is in our working memory, which is in turn is memory of currently available information or recall of previously memorized information. Okay, so memorization trains our brain. For example, students learning math memorizes basics of MDAS, like multiples, dividends, sum, total, and difference. As they memorize all this, their brains are reorganized to accommodate the greater demands of more complex math. I totally agree, Doc, no, when you said na yung memorization is an advent dapat of critical thinking. So dapat alam mo muna, no, yung what, why, and when, no, rather what, when, and yung kumbaga where ng mga iba't ibang parte ng ating kasaysayan bago tayo pumunta sa critical thinking, no, or the whys and the hows. But Doc, ano po ba sa tingin niyo yung mga gabay na maaari nating ibigay sa ating mga kabataan, specifically since our intent din naman talaga was to pinpoint na there's a lack of intellectual curiosity, 'di ba? Na there's a lack talaga for us to really relearn the history that we have. Para po kumbaga, paano ba natin maipapanumbalik yung kanilang interes na matutunan ang kasaysayan ng bansa? I think it correlates siya, okay, with the present. So ano yung connection? Say for example, why do we have to learn Rizal? Why do we have to learn the nickname of Dr. Jose Rizal? To memorize the names of his siblings, the name of his mother, di ba? So i-correlate natin siya kung ano yung implication nito sa kasalukuyan. Oo. Kung bakit siya naging national hero, saan nag-ugat yung lagablab ng pagmamahal niya sa ating bayan na nag-udyok sa kanya
para pagsulat ng mga ganitong literatura, okay? Para magkaroon ng awareness ang mga Pilipino noon sa opresyon na ginagawa ng mga Espanyol. Okay, ano yung implication nito ngayon? Okay, ano yung kahalagahan? Bahalikan natin ito ngayon. Sa nangyayari ngayon sa ating current system. Isang matalinagang linya mula kay Doc, ating balikan. Tama nga naman, di ba, Tricia? At dahil dyan, Doc, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming programa. Dr. Mary Jane Jose, Head of De La Salle Araneta University Guidance and Counseling Services Office. Thank you so much, Doc. Gina, given the, kumbaga, it's coming from the perspective of a teacher and someone who guides the students on how to reignite that learning curiosity that they have. Because again, ano nga ba experience natin sa mga guidance counseling offices natin? It's more of assessing, di ba, the personality, learning development, learning ability ng ating mga estudyante. But thinking back, bilang our experiences as mga estudyante din, we often think na the first issue or the first factors that we have when we can't really absorb what we're learning, specifically Philippine history, is because we really can't visualize how it was like back then. Yes. So tama talaga na we have to go through the facts ulit. Ano-ano nga ba yung where, who, and what, di ba, nung time na yon? Dapat alam natin, na from that point on, malalaman natin from the names of themselves, malalaman natin yung whys and hows, bakit nga ba nila ginawa to, bakit nga ba nangyari ang nangyari sa kasaysayan. So, I think that's the first step that we need to reassess as mga estudyante. And I think, nabanggit natin to, Gina, when we were renumerating the factors ulit, bakit nga ba? Ano yung mga nabanggit mo na factors, bakit nga ba hindi na natin gustong matutunan daw yung ating kasaysayan? Isa dyan, Tricia, I believe, yung conduciveness ng learning environment ng ating mga current na estudyante as of the moment. Especially yung kanina na-mention ni Sir Benjo na lack of accessibility sa internet connectivity, isa din yun. Kasi nagko-contribute din yun sa conduciveness kung paano matututo yung bata, di ba? Plus also, I believe na parang itong mga guru natin at sila ay mga bayani din naman. They teach us practical skills. They teach us knowledge that we need further sa ating journey in life. Pero ang tanong kasi, Tricia, paano kaya? Paano naman natin mahubugin yung personality nila na ano sila? Makabayan sila, di ba? Kasi it's very important. Actually, Gina, I think this is something that we weren't able to ask our guests din. We needed to redefine the concept. Ano nga ba yung meaning ng bayan? Ano yung meaning ng bayani, di ba? So I think it's something that we need to redefine in current generation. Yeah. And siguro, we often teach students like us, we often think na schools are just there to manufacture more employees. But what the world needs right now are more thought leaders, di ba? Yes. We need historians, people who can analyze what happened in the past so that they don't happen again, di ba? Kasi yung past lessons natin, especially in history, Philippine history, regarding na it's a key time right now, malapit na ang eleksyon, di ba? It's a key or a prime time for us to really revisit the past. Yes. Kasi yung past na yon serves as a lesson in the present, di ba? So, ano nga ba yung current definition natin ng pagiging bayani? Ano ba yung current definition natin ng bagong uri ng mga bayani sa panahon ngayon? Is it our teachers or yung mga estudyante natin na nakakaalam pa rin sa ano yung tunay na kasaysayan ng bansa? So, maraming factors na pwede natin i-reassess or tignan muli yung current education system natin. Because I think the core of it all, dahil nabanggit mo yung conduciveness ng environment, is also the curriculum that we have right now. What are we feeding sa ating mga kabataan para ma-reignite yung learning experience na yun? What would make learning history fun, di ba? So yun, isa yun sa mga questions na dapat sana masagot natin in the next administration, di ba? Oh, tsaka Tricia, dagdag ko lang, kasi napag-usapan natin, natanong natin sa ating mga guests kanina na parang why we, sa curriculum, why we value critical thinking over memorization. Pero kasi kung titingnan mo, Tricia, nung high school tayo, syempre, di ba, very competitive tayo. At some point, just to barely pass the exam or to ace the exam, nagiging kabisote na yung mga kabataan. Totoo. Diba? Tanong mo sila bakit di na nila masagot, diba? Basta ang sa kanila, ang nasa utak nila, hindi, kaya ko perfect yung exam. Pero,
ano na, after mong matutunan yung isang bagay na yun, yung retention. Oo. Mahalaga, very important ang retention kasi hindi nyo lang naman pinag-aaralan yan just for the sake na mapasa kayo, makagraduate kayo or what. Tinuturo yan sa atin kasi may ano yan, may value yan eh. May purpose yung turo na yun. So dapat sana mas maibalik natin. Ano nga ba yung essence ng pagkatuto ng ating kasaysayan? I think that's something that we fail to see now, no? Kasi given nga social media, ito, mga schoolmates na banggit to sa isang mga comment section na nakita ko actually. Sabi daw ng isang netizen, mas gugustuhin na ng mga kabataan ngayon na magkaroon na lang daw ng YouTube channel, magkaroon na lang daw ng 1 million followers sa TikTok without even knowing why are they having that freedom to speak in those platforms. Mm-hmm. Nakakalimutan na natin paano nga ba tayo nagkaroon ng kalayaan democracy, na makapagsalita sa mga ganitong uri ng platform, like schoolmates, di ba? So, it's something also na a learning lesson for us that we need to revisit, especially now na palapit na yung mga election. And siguro, Gina, no, it's not just the teachers, the educational system, but also the family. Nature and nurture really has a specific role in shaping yung mindset ng mga kabataan natin. No? Bakit nga ba kailangan natin matutunan ng pangalan ni ano ni Jay Rizal? O, di ba? Yun nga yung sabi nila. Ano nga daw ba ang pangalan ni Jose Rizal? So, Jay Rizal. L feels and touch me not. O, di ba? So, yung mga ganon, we could see that as an opportunity, di ba, no, Gina, to reignite that knowledge that they, or that intellectual curiosity na sinasabi na gawin natin mas fun. Yeah. Pero, gawin natin nakakatuwa pero accurate pa rin. Dapat tama pa din, 'di ba? Nakakatuwa pero dapat tama, 'di ba? So 'yun na isang parang food for thought din, no, sa ating mga guro at sa mga estudyante or sa mga schoolmates natin na nanonood. 'Yun. Ayan. Sobrang nakaka-disappoint lang din, Tricia, na dapat ang kaalaman ngayon ng mga kabataan hindi dapat gawing katatawanan. Tama, oo. Dapat ang yung pagkatuto natin, inia-apply din natin, 'di ba? No. Mm-hmm. Sa buhay natin bilang mga estudyante, bilang mamamayan rin syempre. Kasi paano mo nga ba mahubog yung isipan ng isang kabataan kung misinformed din yung mga elders na nakapaligid sa kanila? We have to be informed so that we can educate people and at the same time inspire them to learn it as well.